So magandang araw mga bro. Ngayong araw ay manonood tayo sa Net 25. Kasi dito kami na picture niyan, oh. So ayan, play mo nga Kuya Elmar. Yeah. Ayan, gagawa kami ng reaction video. Sa unang tingin, sa isang barangay nito sa Marolos, Bulacan. Dahil ang bit-bit nila sa dara, walis, karaykay, isatuan at pangpapasal na mo. Ang kanila kalaban, makakalabas mo dito, nakatenga sa sa'yo. Kalaban na lang. Ayan, bulong. Ayan, kalaban. Sila magkakapatid na Edria, Elmar, Eris, at bunsong si Art. Yan, bunsong. Ayan. Tungkol lang naman sa pabilinis, ang estero, ng waiting shed, ng kanal, at maging ng paligid na kanilang mga kapitbahay. Pinakalitis natin na buwan. Kapan lang ito eh. Hanggang araw na ito, isang estero sa Malolos ang napili nilang linisin. Yan, grabe dyan. Sinimulan kuhanin ang mga malalaking piraso ng kahoy at ilang water lily. Saka isunod ang mga maliliit na basura ulat ng bote at plastic. Muli natin ah. At sa halos isang oras nilang maliliit, ilang sako ng basura ang agad nila na nakuha. Habang ka pala ang magkapatid ni Art, sinimula na namin ipagkwento sa kanya kung paano nagsimula ang kanilang kapatid. Yan, sige natin makakakuta na ba? Ang buhay Art sa Alamos, isa sa mga kapatid ng Alamos. Tagataan mo lang sa mga po kami. Dahil apat naman kami, kaya nagbubo ng Quatro Santos. Ito kasi nagsimula nito sila sa mga dati sa naninis bahay kami. Tapos, natanda namin yung sinabi namin ng magulang namin na kung kaya nyo tumulong, tumulong kayo. Kaysa Kaya nyo naman tumulong pero wala kami ginawa. Inaisip din po namin na ang tutulungan po namin ng kaligasan. Sa ulay, ang bahay ng kanilang mga magulang ang kanilang inayos. At ang paglilinis nila ito, in-upload bilang content na umani na maraming likes at shares. Simula po ngayon sa Linis Bahay Challenge. Kasi isang araw po yun ay yung bahay namin ay marami. Tapos gumawa po ko ng dice. Tapos nakasulat yung mga pangalan ng kuya ko. Tapos si Tayong sa kanila kasi kung paano hindi kami magpanatid yan kasi usun yung gano'n. Siguro yun naman kasi puro ako gano'n. No? Para wala nga nga, sinunod yung pangalan nila. Tapos pag nunod ko ng dice, kung sino matapat ang pangalan, siya ang gagawa. Eh, yun mga to. Pag nunod ko si Kuya Eras ang unang tumapat, pwede alaman siya nga nga yun. Dahil pag-usapin nga yung kapatid. Ayun. O siya lang ginis ko ng kusina. Tapos sunod na, yun, siya naman ang nagroon ng dice. Tumapat naman po sa pangalan ng Kuya Elma at sa kanyang Kuya Elma. Siya naman po sila naman po bahala sa pakuran. Eh, ikaw na gila ako. Nag-video na rin. Hindi, ikaw na rin pala rin yun. Hindi lang simula yun. Kasi po, hindi lang po namin nila ako eh. Inapunod na po namin sa Facebook kasi nga po challenge. Eh. Maganda yung naging auto. Marami din na gusto ang yung video namin. Tapos kami, pag siya sa akin, gano'n. Kaya naman mula noon, sunod-sunod na ang mensahe na kanilang natatanggap. Si Lola kasi, nag-aanap siya ng maglilinis ng tubay nila kasi isang pa yun eh. Pagkura, mga bol na puno, tapos kung ano na pa. O sabi na ako namin, Lola, naglinis kami ng bakura namin. Gusto mo ah, linisan din namin yung bakura namin.
Edi ayun, binilis na namin. Kasi hindi, asapa kasi malaki. Kasi yun din sa aming papi nila lola, hanggang sa kami ng bahay, maganda. Tapos sa kami ng bahay doon, doon naman sumasakalaki yung basura. Kaya ang ginawa namin, mga kuya, nakulis na yung kapatid, tapusin na natin ito para yung basura. Ay di, para yung tubig, dire-diretso na. Para lahat ng basura, kailangan natin sa asapa. Hanggang sa nagdire-diretso na po, tapos pag ina-upload po namin, dahil niya po yung mga netizen, tuwa-tuwa sila. Tapos si, sinasabi nila, pagpapagay namin ginagawa namin, kung magawin, nakakamagandang ehemplo kami sa mga kabataan ngayon na halos din po natutupang sa cellphone, di ba? At dahil tinuloy-tuloy na nilang magkakapatid, ang pag-iikot sa lulakan, umabot na sa halos 32 lugar kanilang nalilinis. Dami! Tiyakarasan, ang mga estero, pakanteng, loteng kanilang napupuntahan, nadadaanan lang ang mga kapatid. Mayroon po na daanan po namin kasi sa dami nga rin bumasura ng Pilipinas. Sa isang estero na ito, makakamit ang basura. Ngayon po, madalas po namin nakikita kasi pagdating nga po sila si Kuya Eris, kasi mga patakot sa motor po siya, makikita niya yung lugar na ganito, sabihin niya, mga bro, ito minamit na sobrang daming halat sa estero na ito. Pwede natin itong dinisin. So, may GC kami mga kapatid. Tapos after nun, nag-check na sila, nag-check na kami nun. Kasi yan po, sige, i-schedule natin kasi may mga pasok pa naman kami nun. Ayan po, pagka-schedule namin, tapos sumaroon yun, i-schedule po namin yun. Teknong ang magkatapatid, libre yung ginagawa ang mga paglilinis sa mga estero at karan. Nagawag isa sa kanila, may kanya-kanyang trabaho. At ang mga kailangan gamit sa kanilang paglilinis, kadalasan galing sa sarili nilang mga pulsa. Ang trabaho po ay tinda po ako ng kulang, yan yung mga stock po sa bahay. Tapos, nag-abanin din po kami siya ng tindahan ni Guelma. Tapos si Kuya Ed at si Kuya Edmond lang po ay construction worker. Tapos si Kuya Eris po ay sales promoter po ng mga una namin mga video. Nung wala pa po mga nag-direct ng mga sahaw sa amin, ang alaga po nung sahaw, isang buong video, isang piraso. Nakakadalawandaan po kami sa isang kadalawandaan, 20, ganun si Guelma. Ay, pati-emote ko yung mga buto sa mga video, maraming bagay po. Tapos siyempre po yung pagkain din po namin ng tubig. Eh, nawag po nung hindi sinakakalakas naman po. Tapos nung tumagat-tagal na po, yung mga nagbibigay na po ng mga sako sa amin, ayan, nag-direct-direct na po. Doon po na kami nakaloob-loob. Ang balik na ang ganti naman po namin, bilang tumulong sila sa amin, pagbubutihan po namin yung ginagawa namin para mas marami pa ang mga inspire na tao. Actually, may mga na-inspire na kami. May mga nag-upload na sa video eh. May mga nililis na rin eh. Ang tinatag po yung pangalan namin, inspired by Quatro Santos eh. Yan po eh, sabang masayang-masay po ang kapatid. Kasi ganun po yung nangyari na ganun po yung epekto ng content na ginawa namin. Hindi rin nila alintana ang panganib sa ginagawa nilang paglusong sa pagkalalag ito. Ang pinaka-struggle din namin, yung mga nakikita namin, yung mga patay na daga, aso, pusa, mga ganun. Tapos eh, talaga ba? Yung mga puno na malalaki. Tapos hindi na kaya mo. Parang may kaya mo na bumoto eh. Pero mga ano, aray na tao, tapos kailangan yung yun lang po yung struggle din namin. Pero lahat naman po yung gagawa namin ng paraan eh. Basta sama-sama kami. Natatakot din po siyempre eh. Pero siyempre, ito po mga bukasin namin na maka-inspatagyan ng tao. Kailangan namin gawin. Talaga kung ano yung nalarapan. Pero ang ginagawa namin po, kasi para nilita kayo magkakaroon sa lakas yung mga gloves na bumabi at yung mga po, ito ang mga gilita yung gloves na bumabi yan. Ang dahil lumaki sa Bulacan kung saan madalas na binaba ang kanilang lugar para kanila Art at sa kanyang mga kapatid. Malaking bagay ito para sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Dalawang araw kung kala ng ulan, dalawang araw na yung nakalipas ng bagyo, mataas pa rin yung bali siya umupa. Ibig sabihin nun, possible na yung mga dadaanan ito, huwag kayo parado. O kaya talagang sobrang ako na talaga nung tuloy wala na mapaglam yan. Pero siyempre po, para po makatulong din tayo sa pagbabagat ng tubig sa ano sa ating lugar, dapat po eh, yung mga basura din natin ay sinopin natin talaga. Tapos itari natin yung mga sao kung ano man. Tapos after po kung hintayin po natin yung garbage truck na kukuha ng basura natin, huwag nang kita kung saan saan pa. Kasi ang magiging resulta naman yan, ibabahatag na sa atin din po. Naramang simpleng paraan. Parang hindi ako yun. Parang hindi ako yun. Sana po ay yung mga basura po natin ay sinupin na po natin.
kung meron po kayo bumili mga tindahan at may kinakain kayo, ay huwag niyo na po tapon kung saan-saan. Pumalit na candy na at ng candy lang yan, pwede niyo ipulsa at tapon sa bahay, saka niyo tapon sa basurahan. At saka po, iwasan din po natin yung... Ang gusto po namin pag nagtatawa yung ma-inspire yung tao na huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Hindi naman po talaga yung totoong motivo namin. Hindi po yung para pag-away-awayin yung mga tao. Kaya nga po namin ginagawa ito para po magkaisa, para sa kaligasan. Hindi naman tayo kailangan ng kaligasan. Yun. Samantalang ang tao, at tupating tayo, sinisira natin sila, di ba? Kaya kailangan po natin ingalan talaga yung kaligasan. Basura mo, itapon mo. Tapon ko, linis ko. Clean as you go. Okay go. Ila lamang ito sa mga paalala ng paulit-ulit natin na ininap. Ngunit marami pa rin ang isnasan tabi ito. At walang habas na nagkakadag pa rin at nagtatapo na kanilang mapasura kahit saan. Pagamat andyan ang grupong tulad ng Quatro Santos na nagsisilbing ehemplo sa paralaga ng ating kapatagiran, mas magiging maingay pa rin ang kampanya para isulong ang mainis na kapatagiran kung tayo ay sama-sama nagre-responde. Ay, yung mga sakit pala pinakalag. Kami ang Quatro Santos, certified e-responder! Galing! So ayan, kung gusto nyo mapanood talaga, nang po, punta lang kayo sa Net25, makikita nyo yung video na yan. Ito ay nanood na kami para tinigin nyo namin kung ano ang sinabi namin. Pwede rin kayo magpadala. Tara. Binis na! Sa ating lipunan, hindi ko...